Hi guys, welcome back to my channel and thank you for clicking on this video. Nandito na 'yung anak ko. Hi guys, welcome back to my channel and thank you for clicking on this video. So today's video, I will give you guys tips para ma-lessen or ma-avoid natin 'yung pimples. Most of the Filipinos hindi naman lahat ng Pilipino eh merong pimples. Siguro tayo, meron tayong mga kakilala na meron silang pimples sa mukha nila. Kahit tayo may pimples tayo. I will give you tips para malasin yung pimples natin or ma-avoid natin na magkaroon ng pimples sa ating face. Itong video na ito guys is hindi dahil napanood ko to sa isang YouTuber, hindi dahil may nagsabi sa akin, but based on my experience. Alam ko naman na kung bakit mo to kinlik kasi gusto mo malasin or ma-avoid yung pimples mo. So, let's go guys! So, sinulat ko dito yung mga tips na ibibigay ko sa inyo. So, tip number one, huwag pansinin ang pimples. Yes, the more na pinapansin mo yan, mas lalong dadami yan. And huwag na huwag mong itatouch yung pimple mo. Like, pwede mo siyang itouch ng ganyan, pero yung itatouch mo na masasaktan ka, no, please, don't. Ako, advice ko guys na huwag niyong pipigain, huwag niyong hahawakan, huwag niyong, ako guys, nung high school ako, hindi naman ako talaga nagkakaroon ng mga pimples, pero kung magkaroon ako, malaki. Malaki. So, malaki. Tapos, dito pa sa ilong ko, nagkakataon na magka-pimple ako. Like, isa lang siya, like, in the middle pa, para na ako si Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Tapos, dahil sa gusto kong matanggal, pinipiga ko yan. Pero tinatanggal ko siya. Pero, pag pinipiga ko, lalo siyang lumalaki, lalo nagkaka-infect. Lalo lang siyang namumula. So, matagal siyang gumaling. So, advice ko sa inyo guys, huwag niyong pipisilin yan. Tip number one, huwag na huwag mo siyang papansinin. Tip number two, kapag oily yung face mo, or kapag pinagpawisan ka na, kapag nawala na yung mga, nawala na yung makeup mo, or yung powder sa mukha mo, huwag ka na ulit magpa-powder. Huwag na huwag ka magpa-powder na naman ng hindi nagigilamos. Tip number three, huwag na huwag ka mag-skip ka agad ng product. So, stay on the old one first while using the new one. May product ka na ginagamit, ipagpatuloy mo lang yan. And then, kapag may gusto kang subukan, ang gawin mo, i-mix mo sila. Hindi i-mix na ilagay sa isang alagad, no. I mean, unahin mo yung old one na ginagamit mo, and then isunod mo yung new one na gagamitin mo. So, kunwari, ang product na ginagamit mo for your facial wash is Pond's. And then, you wanna try Maxi Peel. So, ang gagawin mo guys, first, maghilamos ka muna with Pond's, and then after you wash, then itry mo yung Maxi Peel na facial wash. Huwag ka kaagad mag-skip ng gusto mo na gamitin agad to. No. Tip number four. This tip number four is isa sa mga pinakamahalaga na tip para sa inyo. Face routine. So, yung face routine, kapag nag-facial wash ka in the morning, dapat lagi-lagi yan. Every morning ka nag-wash ng face mo. Siyempre tayo mga babae, like, gusto natin yung skincare routine talaga natin, yung ginagawa natin, gusto natin yung face natin ay talagang fresh, talagang kinis, walang pimples. So guys, yung face routine nyo, kung ano yung ginagawa nyo in the morning, kung nag-facial wash kayo in the morning, gawin nyo lang yan everyday, every morning. So, kung nag-facial wash naman kayo in the evening, gawin nyo din yan. I-keep nyo lang yung, basta meron kayong face routine. Ang bago talaga ako matulog, kahit anong oras yan, mag-wash talaga ako ng face ko. Yung face natin is kailangan din ng wash. Yun. Kailangan ng mahugasan, diba? Tip number five. So, tip number five ang pinaka-importante. Ang time routine. Time management para din sa face. So,
tayo, napansin nyo yung iba kapag sobrang late na sila matulog, nagkaka-pimples sila in the morning. Pag sobrang aga lamang natutulog, nagkaka-pimples din sila. So, ang sikreto dyan guys is, dapat meron kang sariling time na matutulog ka. So, for example, 10 PM ka natutulog, dapat every night, 10 PM, i-goal mo na 10 PM ka matulog. And ka, consistent ka sa time mo. Guys, kapag 10 PM ka natutulog sa gabi, dapat 10 PM every night, every night. Personally, naging help yan sa akin. Na-realize ko lang yan noong college ako. Dapat consistent ka para mawala or maging okay yung face mo, hindi magkaroon ng problema or, I mean, hindi magkaroon ng pimples. So, ayun guys, yung tip number 5, ang pinakamahalaga is the time routine. So, ayun na guys, ang mga tips ko para malasin and avoid natin ang mga unwanted pimples sa ating face. So, uulitin ko, tip number 1, huwag mong papansinin yung pimples mo. Tip number 2 is, kapag oily ka na or natanggal na yung mga nilagay mo dyan sa face mo and then magpa-powder ka ulit, no. Kung ako sa inyo, i-wash mo na yung face. Tip number 3, kung ano yung product na ginagamit mo, keep that. And if you want to try a new one, gamitin mo lang din yung old and then in-next mo yung new. Like, gamitin mo sila in one session. Tip number 4, face routine. So, sa face routine, kung mag-wash ka ng in the morning, dapat everyday yan. Mag-wash ka ng evening, every night yan. Tip number 5, ang time routine mo. So, kung 10 PM ka natutulog sa gabi, maging consistent ka sa time mo. And then, kahit anong oras ka na magising sa umaga. Thank you for watching this video and I hope this tips, 5 tips na pinagay ko sa inyo ay makatulong sa inyo to lessen or avoid your pimples. Just keep doing this 5 tips and I believe na mawawala yung pimples sa mukha mo. Just like what it did to me. Yun lang guys and thank you for watching this video and I'll see you on my next video and don't forget to subscribe on my channel and see you guys. Bye bye! Hi to the camera. Hi.